Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po mga kasundo. Isang kwento ang ipinadala sa atin ng isang tagapakinig sa ating channel at itatago natin siya sa pangalang Fernando. Salamat po Kuya Barry sa pagpili niyo sa aking email. Ako po ay si Fernando, 55 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa may Kawayan, Bulacan. Ako po ay nagtatrabaho bilang isang factory worker sa isang maliit na kumpanya. Ako po ay may asawa na isang sales lady sa isang kilalang department store dito at may 3 anak na babae sa kasalukuyan. Ang aking kwento ay nangyari taong 1980 noong binata pa po ako. Bago po ako nakapag-asawa ay naninirahan pa kami sa isang baryo sa Mindoro. Kakaunti lang po ang nakatira doon at halos magkakakilala na ang mga tao. Ang pangunahing hanap buhay po ng aking ama ay ang pagtatanim ng palay at mais. Samantalang ang aking ina naman ay nagtitinda ng isda at gulay sa palengke. Mayroon po akong 4 na kapatid at ako po ang panganay. Sila ay sina Jimmy, Toto at si Kiko ang pinakabunso. Medyo mahirap po ang kabuhayan dito sa Mindoro sapagkat ang aming lugar ay may kalayuan sa bayan. Simple at marangal naman ang ikinabubuhay ng mga tao dito. Nagsimula ang aking kwento dahil sa aking bunsong kapatid na si Kiko. Dahil siya ang bunso, ay madalas naming asarin at tuksohin ito. Ang tawag namin sa kanya ay si Tuklaw. Tinawag namin siyang Tuklaw dahil mahilig siyang maglaro ng bulate at kung ano-ano pang insekto na makikita sa paligid. Si Kiko ay matalinong bata at napakabibo po nito Kuya Barry. Paborito siyang imbitahin ng mga tao dito kapag may kasiyahan dahil sa taglay nitong galing sa pagsayaw. Kinagigiliwan siya ng mga tao dahil sa mga pamatay niyang mga kembot at kakaibang sayaw. Madalas ko siyang asarin dahil ang sayaw nito ay parang bulating nilagyan ng asin. Kaya't bawat indak niya ay matatawa ka talaga. Malakas din siyang kumain Kuya Barry, lalo na kapag dumating na ang paborito niyang tindero ng ice cream. Madalas manghingi sa amin ito ng 5 piso lang naman Kuya Barry upang bumili ng paborito niyang ice cream. Kapag kami ay nagsisimba, madalas na gusto ni Kiko ay pumwesto sa harapan upang makinig sa tiyuhin naming pari na nagmimisa. Siyempre, paglabas ng simbahan ay di mawawala ang ice cream, kaya't ako'y hahataking pilit nito upang bumili sa naglalako. Lumipas ang ilang linggo. Matapos kong tulungan ng aking ama sa palayan, habang ako'y papauwi ay nakita kong umiiyak itong si Kiko. Tinanong ko kung bakit at ito na may sumagot. O Tuklaw. Tuklaw boy, hello. Bakit ka umiiyak? Tanong ko kay Kiko. Kuya, hindi po ako pinansin na nagtitinda ng ice cream kanina. Kasi kulang ang pera ko. Malungkot na salaysayin ni Kiko. Hay nako, hayaan mo na at ibibili na lang kita bukas. Huwag ka nang umiyak, okay?
ngumiti naman agad si Kiko at nagpatuloy na lang sa kanyang paglalaro. Kinagabihan, habang ako'y naghihiwa ng mga pangrekado para sa iluluto ng aking nanay, ay may napansin akong mga tao sa labas ng aming bahay. Tila naghahakot ng mga gamit at inilalagay sa bahay nila Aling Karidad. Napag-alaman kong mga bagong lipat pala sila at umupa sa isang kwarto sa bahay ni Aling Karidad. Isang mag-anak na mayroong isang anak na lalaki. Kinabukasan ay nagpakilala ako sa mga bagong lipat na pamilya. Sila nga pala ay sina Mang Kadyo, Aling Celia at ang anak nilang lalaki na si Rico. Lumipas ang isang linggo. Mabilis na nakasundo ni Kiko ang anak nilang si Rico. Madalas ay nakikita ko silang nagpapalipad ng saranggola malapit sa may tulay. Mukhang bibo rin itong si Rico. Kasi Kuya Barry, biglang sumayaw ito nang may dumaang tricycle na may tugtog. Tawa ako ng tawa kasi sinabayan din ito ni Kiko na animoy hindi magpapatalo. Naku Kuya Barry, naging dalawa na ang mga bulating may asin sa katawan. Nakakatuwang tignan ang dalawa dahil parang may showdown lagi. Masaya silang pinapanood ng mga tao sa paligid at minsan dahil sa katuwaan ng mga tao ay hinahandugan sila ng libreng ice cream. Lumipas ang ilang buwan ay napansin kong malungkot ang tatay ni Rico na si Mang Kadyo. Nilapitan ko ito at tinanong ko siya kung bakit. At ang katwiran niya ay dahil daw natanggal siya sa trabaho at walang makuhang kapalit. Agad kong sinabi na baka gusto niyang tumulong sa amin ng tatay ko sa palayan at maisan. Hindi naman ito tumanggi. Tumango naman ito at nagpasalamat. Napag-alaman ko rin na kaarawan pala niya ang araw na iyon. Kaya pala malungkot siya at hindi kumikibo. Kinagabihan ay may narinig akong mga lalaking nag-iinuman sa harap ng bahay namin. Medyo malakas ang kanilang kwentuhan at tila nagkakasiyahan. Sumilip ako sa bintana at natanong ko na parang nagdidiwang sila Mang Kadyo at ang mga kaibigan nito. Napangiti ako dahil kahit papaano ay sumaya siya sa kanyang kaarawan. Nagmagandang loob ako sa pamamagitan ng pagluto ng isang klaseng pulutan. Ito ay ihahandog ko para kay Mang Kadyo. Nagluto ako ng kaunting hotdog at sinahugan ko ito ng maraming sibuyas. Nilagyan ko rin ito ng kaunting sili para may kagat sa dulo. Nakangiti ako nang lumabas upang tumungo sa kanila. Agad akong nakita ni Mang Kadyo. Nakangiting niyaya ako upang sumama sa kanilang inuman. Pagkatapos nun, binigay ko ang aking niluto kay Mang Kadyo at siya naman ay nagpasalamat. Pero ako po'y tumanggi nang alokin ako ng isang shot, Kuya Barry, sapagkat hindi pa po ako umiinom ng alak noong edad kong yun. Nagpaalam ako at muling bumati kay Mang Kadyo. Kinabukasan, noong ako ay patungo sa palengke upang sunduin ang aking ina, ay may napansin akong isang babae sa kabilang kalye. Nakilala ko ito agad. Siya ang asawa ni Mang Kadyo na si Aling Celia. Nagtataka ako dahil tila namamalimos ito sa mga taong dumadaan. Pinagmasdan ko siya ng mabuti at hindi nga ako nagkamali kasi may nakita kong isang babae na nag-abot sa kanya ng salapi. Hindi ko na pinansin at ako'y mabilis nang tumungo sa aking ina upang tulungan siya. Noong nagkita kami ng aking ina
ay nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Aling Celia. Nagtaka rin ang aking ina at hindi maipaliwanag kung bakit nga ito nanlilimos. Sumagi bigla sa isip ko na papaano sila makakabayad ng upa kay Aling Caridad kung manlilimos lang siya. Sa pagkakaalam ko, Kuya Barry, ang upa nila ay humigit kumulang sa 1,500. Kaya't ako'y nagtataka kung papaano niya iipunin ang halagang iyon. Hindi ko na lang inisip at umuwi na lang kami ng aking ina. Lumipas ang ilang araw ay may nadaanan akong isang burol sa aming barangay. Napag-alaman kong namatay ang anak ni Boyet na kababata ko rin. Ako ay sumaglit upang makiramay. Habang ako'y nakaupo at umiinom ng aking kape, napansin kong may mga taong paparating. Sila ang pamilya ni Aling Celia, kasama ang kanyang asawa na si Mang Kadyo. Tila may daladala ito na naka-plastic. Nung makalapit na sila kila Boyet, nakiramay ito at inabot ang mga pagkain. Pagkain pala, Kuya Barry, ang daladala nila. Sinalubong ito ni Boyet at nagpasalamat. Tinulungan ko si Boyet na dalhin ang mga ulam nila Aling Celia sa kusina. Napakaraming dala nito. Mayroong minudo, dinuguan at sinampalukang manok at marami pang iba. Ako naman ay napaisip dahil naalala ko nung nakita ko siya sa palengke na namamalimos. Inisip ko na lang na baka ipinaluto lang ito sa kanila ni Boyet. Matapos ibigay ang mga ulam nila Aling Celia, ay nagpaalam na ito. Kaya't pagkaalis nila ay tinanong ko kaagad si Boyet. Pre, nagpaluto ka ba ng mga ulam kila Aling Celia? Tanong ko kay Boyet. Hindi pre, nagulat nga ako at dinalhan ako nila. Hindi naman ako nanghihingi sa kanila pero natuwa ako dahil may kakainin na ang mga bisita ngayon. Sagot sa akin ni Boyet. Ako naman ay hindi na nagtanong muli kay Boyet at nagpatuloy sa pagsasalin ng mga ulam sa pinggan. Dumaan ang ilang araw at nakita ko na naman ang magkabarkadang bulate na sina Kiko at Rico. Masaya nilang pinapaikot-ikot ang kawawang salagubang na nakatali sa sinulid. Natawa na lang ako, Kuya Barry, dahil gawain ko rin iyan nung bata pa ako. Ilang saglit lang ang lumipas at tumating na ang tindero ng ice cream at aking itong tinawag. Binili ko sila ng tag-isa at bumili na rin ako para sa akin. Habang kinakain ko ang ice cream, ay natawa ako sa aking nakita. Tila ninungudngod ni Kiko ang kawawang salagubang sa ice cream niya at patuloy itong ipinaikot muli sa ere. Awang-awa ako sa salagubang kasi patuloy itong lumilipad kahit puno na ng ice cream ang pakpak nito. Lumipas ang ilang buwan. Narinig ko ang boses ni Aling Celia at Aling Caridad na tila nag-aaway. Hindi nga ako nagkamali, Kuya Barry, dahil narinig ko na naniningil si Aling Caridad sa upa nila Aling Celia. Sumilip ako sa bintana upang makiusyoso. Nagtatalo sila at tila mataas ang boses ni Aling Caridad, samantalang si Aling Celia naman ay nangangatwiran. Madali namang natapos ang kanilang pag-aaway at nakita kong inabutan kasi ni Aling Celia ng 1 bayong na karne si Aling Caridad bilang bayad sa kanilang upa sa kwarto. Hindi naman tumanggi si Aling Caridad at agad naman itong tinanggap at hindi na muli nagsalita. Napaisip na naman ako, Kuya Barry, at lalong gumulo ang aking isip. Sa aking pag-uusyoso,
ay may narinig akong kalabog sa kusina. Tinungo ko agad ang kusina upang alamin ang nangyari. Nakita kong bumagsak si Tuklaw, si Kiko, sino pa, mula sa upuan. Inaabot pala nito ang isang piling ng saging na nakasabit malapit sa bintana. Sinaway ko ito at sinabing, "Hoy, Tuklaw, kakain ka na naman ha. Hilaw pa yan, hindi pa yan pwede kainin." Tiningnan lang ako ni Kiko at ngumiti. Pangisi-ngisi itong nagpaalam at tumakbo na palabas. Hay naku Kuya Barry, kung sa katakawan lang ang pag-uusapan, hindi kayo mananalo dito sa aking kapatid na si Kiko. Lumipas ang ilang linggo at natanaw ko na naghahanda ang mag-asawang si Namang Kadyo at Aling Celia upang ipagdiwang ang kaarawan ni Rico sa araw na iyon. Gumawa sila ng hugis parisukat at binalot ito ng dahon ng buko. Ganito kasi ang uso dito Kuya Barry. Parang may bakod at puno ng dahon ng buko ang paligid nito. Ito ay kadalasang ginagawa kapag mayroong birthday party o kasalan sa aming lugar. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na ang selebrasyon ng kaarawan ni Rico. Maraming pumuntang kapitbahay na inimbita ni Mang Kadyo. Dumalo rin kami ng aking bunsong kapatid na si Kiko. May daladala kaming regalo para kay Rico. Isang espesyal na regalo. Isang sisiw na nakakulong sa hawla na binili namin malapit sa palengke. Masayang masaya si Kiko dahil sabi niya matutuwa daw si Rico sa kanyang regalo. Di nga nagtagal ay dumalo na kami sa birthday party ni Rico noong hapon na iyon. Pagpasok ko ay nagulat ako sa dami ng pagkain na inihanda ng mag-asawa. Lalo akong napaisip kung papaano o saan galing nga ito. Pero kinalimutan ko na lang at umupo kami sa isang gilid. Tuwang-tuwa si Rico sa sisiw na regalo sa kanya ni Tuklaw. Agad itong pinaglaruan at pilit na isinasabong sa tandang na manok ni Mang Rene. Hindi na nga napansin ng magkaibigan ang ibang mga bisita sapagkat abala sila sa paglalaro sa labas ng bahay ni Rico. Maya-maya'y napansin kong may paparating na tricycle na tila nagmamadali. Nasilip ko ang laman ng tricycle. Si Aling Caridad ang sakay nito at may nakapagsabing patungo daw ito sa pagamutan. Ako naman ay nag-alala para kay Aling Caridad sapagkat nag-iisa na lamang ito sa kanilang bahay. Madali akong nagtungo sa bahay nila Aling Caridad upang alamin ang nangyari. May nakapagsabi sa aking kapitbahay nila na kagabi pa raw ito nagsusuka at dumudumi ng maitim. Nagtaka ako dahil sa pagkakaalam ko Kuya Barry ay maingat na tao itong si Aling Caridad. Hindi basta-basta ito kumakain ng luto ng iba, kundi tanging luto lang niya ang kinakain niya. Biglang sumagi sa isipan ko yung binigay ni Aling Celia sa kanya na isang bayong na karne. Kinabahan ako Kuya Barry dahil may naalala akong kwento ni Mang Rene na sabungero. Nakwento niya minsan sa akin na may aswang daw na umaaligid-aligid sa lugar namin pero matagal na ito nangyari. Siguro mga 5 taon o mahigit na. Napag-alaman ko rin na ang mga aswang na ito ay hindi pa nahuli. Lumilipat-lipat lang daw ito ng lugar ng tinitirhan, kaya't napakailap at hindi nila matanto. Ako naman ay nagtaka at naitanong ko kay Mang Rene kung papaano mo malalaman ang isang aswang. Malalaman mo raw na aswang ang isang tao kung ito'y takot sa bawang. Dagdag pa niya ay kung masabuyan mo daw ng kalamansi ang kanilang balat, ay magiging aswang daw ito. Kwento pa ni Mang Rene na sa pamamagitan daw ng pagpiga ng kalamansi
sa isang pagkain ay malalaman mo kung galing nga ito sa aswang. Kapag ito ay napatakan na ng dagta nito, magbabago bigla ang anyo ng pagkain. Bigla akong nangilabot at baka tama nga ang iniisip ko. Madali akong bumalik sa birthday party at hinanap si Kiko upang yayain nang umuwi. Ngunit nakita ko ito na abala sa paglalaro kasama si Rico. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya't ang ginawa ko, Kuya Barry, ay bumalik ako sa aming bahay upang kumuha ng kalamansi para matiyak ko ang aking iniisip. Madali akong nakakuha ng kalamansi sa kusina at ginayat ko po ito sa gitna. Nilagay ko ito sa aking bulsa at tumungo pabalik sa birthday party. Tinanaw ko muli si Kiko at nandoon pa rin siya sa labas kasama si Rico. Tumungo ako sa kanilang lamesang puno ng handa. Kumuha ako ng 3 putahe at nilagay ko ito sa isang plato. Nagtungo ako sa isang sulok upang tuklasin kung tama nga ang aking hinala. Bago ko ipiga ay lumingalinga muna ako sa paligid upang makatiyak na walang makakakita sa aking gagawin. Nung napansin kong walang nakatingin na sa akin, ay ipiniga ko ang kalamansi sa mga ulam na kinuha ko sa lamesa. Nagulantang ako, Kuya Barry. Hindi nga ako nagkamali. Nagbago ang anyo ng mga ulam at dali-dali kong inilabas ito patungo sa likod bahay nila. Naibato ko itong bigla dahil sa unti-unting umalingasaw ang mabahong amoy nito. Nakakaduwal talaga, Kuya Barry, at nanlaki ang aking mga mata sa nakita ko. Mga tinadtad na kamay at paa ng tao ang bumungad sa may kanal na pinagtapunan ko. Napaatras ako at kumuha ako ng lupa upang tabunan ito. Nakakasulasok talaga ang amoy, Kuya Barry. Agad akong bumalik sa birthday party para sunduin na ang aking kapatid na si Kiko. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot. Halos hindi ako makapagsalita at nangangatal habang naglalakad. Pagdating ko sa bahay nila ay nakita kong papasok na si Kiko at Rico sa loob ng bahay nila. Agad kong hinablot ang kamay ni Kiko at sinabi kong kailangan na naming umalis. Napatingin sa akin si Kiko at nagtaka at biglang umiyak. Binulungan ko na lang ito at sinabing mayroon akong sorpresa sa kanyang ice cream sa bahay. Tumahan naman agad ito at hindi na nagpumiglas. Nagpaalam kami sa mag-asawa at sinabi kong may emergency lang kaming pupuntahan. Pero iba ang titig sa akin ng mag-asawa. Parang sinasabi ng tingin nila na may alam ako sa kanila. Ngunit bago pa kami makaalis ay pinigilan kami ni Aling Celia. Mag-antay daw kami at may ibibigay daw siya sa amin. Namutla ako, Kuya Barry, pero hindi ko ito pinahalata sa kanila. Nakita kong tumungo ito sa kanilang kusina. Pagbalik niya ay may dala siyang 3 plastic bag. Ibinalot niya ang 3 ulam at ibinigay ito sa akin. At bilin niya, ibigay daw ito sa aking mga magulang at mga kapatid dahil special daw ito. Siya daw ang nagluto at tiyak daw niyang masasarapan kami. Namutla ako sa mga oras na iyon, Kuya Barry, at ako'y nagpasalamat na lang kay Aling Celia. At kinuha ko ang 3 plastic bag
na inaabot niya sa akin. Yumuko ako patalikod at hinata ko na rin si Kiko pauwi. Hinatid ko muna si Kiko sa aming bahay, saka ako tumungo sa may likod bahay namin, malapit sa may alagang baboy ng aking ama. Naghukay ako ng 3 dangkal sa lupa at muli kong inilagay ang mga ulam doon. Hindi pa rin ako mapakali, muli kong pinigaan ng kalamansi ang mga ulam upang mas siguraduhin pagkain nga ito ng mga aswang. Hindi nga nagtagal ay umalingasaw na ang mabahong amoy at naging bungo at mga mata ng tao ito. Habang nakatakip sa aking ilong ay madali kong tinakpan ito ng lupa upang hindi na ito maamoy ng sinuman. Masuka-suka talaga ako, Kuya Barry, sapagkat ngayon lang ako nakakita ng ganoong pangitain. Madali akong pumasok agad ng bahay at sinarado ko ang pintuan ng bahay namin at hinanap ang aking mga magulang. Nagkita kami sa silid nila at sinabi ko ang aking nasaksihan. Nagulat din sila sa aking sinabi at dagdag pa ng aking ama na si Mang Kadyo daw ay madalas ding may dalang ulam na dinuguan para sa mga magsasaka. Ayon sa aking ama ay hindi daw siya kumain ng dala ni Mang Kadyo sapagkat nagduda daw siya dito. Dagdag pa ng aking ama na madalas daw ay nakayuko ito tuwing umaga kapag nakikipag-usap sa kanila ito. Hindi naman niya agad pinaghinalaan ito dahil wala siyang pruweba na aswang nga si Mang Kadyo. Ayon pa sa aking ama ay may mga ilang magsasaka din daw kasi ang sumakit ang tiyan matapos makain ang dala ni Mang Kadyo para sa kanila. Nag-alala ang aking mga magulang dahil nasa harap lang naming bahay ang mga aswang. Nakita kong inilabas ng aking ama ang kanyang gulok at hinasa ito. Ito raw ay magiging depensa namin kung magtatakhang gambalain kami ng mga aswang. Napansin ko ring biglang tumayo ang aking ina at tumungo sa aming kusina. Pagbalik nito ay may daladala itong bawang. Isinabog ng aking ina ang mga bawang sa bawat sulok ng aming bahay. Ayon sa kanya, masusulasok daw ang aswang kapag nalanghap nila ito. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon, Kuya Barry, sa pagbabantay para sa aming pamilya. Magdamag kaming nakaantabay sa kung anumang pwedeng mangyari. Awa naman ng Diyos at walang nangyari. Kinabukasan ay narinig kong umiiyak itong si Kiko. Lumapit ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Utuklaw, bakit ka umiiyak? Meron bang masakit sa'yo? Wala po, Kuya. Nalulungkot lang kasi ako. Umalis na sila Rico. Wala na akong kalaro. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. At muling humikbi si Kiko. Napayakap na lang ako sa kapatid ko, Kuya Barry. Nalulungkot ako dahil walang kaalam-alam si Kiko na aswang pala ang kanyang kalaro. Ako'y napangiti sapagkat natitiyak ko sa mga oras na iyon ay ligtas na ang aking kapatid at ang aking pamilya sa mga aswang. Nagtungo ako sa barangay hall namin upang ilahad ang aking nasaksihan at para maging babala rin para sa mga tao sa baryo namin. Nalulungkot din ako, Kuya Barry, kasi nabalitaan kong namatay na pala si Aling Caridad sa ospital na pinagdalhan sa kanya. Tila ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa nakain niyang ulam na galing sa aswang. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos sapagkat hindi niya kami pinabayaan na gambalain o maging biktima
ng mga aswang na kapitbahay namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. More power po sa inyong channel. Gumagalang, Fernando. Ating nasaksihan ang isang malagim na kwento ni Fernando. Sino nga bang mag-aakala na ang iyong kapitbahay ay isang aswang? Walang makakaalam nito, mga kasundo. Tanging Panginoong Diyos lang natin ang nakakaalam. Kaya't huwag tayong bumitaw sa Kanya at lagi tayong humingi ng gabay sa Kanya. Bago po tayo magtapos, mga kasundo, ay nais kong ipromote ang mga channel na ito. Una ay ang pahina ni Iralam Horror Stories at Aswang Stories. Naglalahad din sila ng mga magagandang kwentong kakatakutan. And last but not the least, ito ay ang Twisted Mind. Naglalahad naman ito ng mga documented facts tungkol sa mga serial killers, mga true crimes, mga unsolved mysteries at marami pang iba. Mga kasundo, very interesting po ang channel na ito. Kakaiba po ito, promise. Puntahan niyo po ang channel na ito. Mga kasundo, pakiusap ko lang po na bisitahin niyo rin po ang kanilang mga channel and please subscribe. Maraming salamat po. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe. And i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.